So hi guys, what's up? This is Friza and welcome back to my channel. Hi guys, for today's vlog, ang gagawin ko is I'm going to show you the Malabrigo Beach. So ito, ipapakita ko. Wait lang. So guys, this is the Malabrigo Bridge. Ayan. And then mamaya ipapakita ko sa inyo yung Malabrigo Lighthouse kung saan isushoot yung prenup namin. So ayan guys, nandito tayo sa beach. Ayan. So, naka-adjust naman yung camera sa face ko. So, for today's vlog, sasabihin ko sa inyo kung paano ba yung Malabrigo Lighthouse. Kasi, kung gusto nyo mag-prenup dito, hindi agad-agad pinapayagan na makapag-prenup here kasi may permit na tinatawag. So, ayun guys, again, sa lugar na to, may permit na kailangan. Well, yung beach, yung Malabrigo Beach o yung resort na kinuha namin is La Cueva Beach Resort. 50 pesos lang yung entrance niya. And then, 1,000 yung cottage na kinuha namin. If ever na mag-prenup kayo, mag-avoid lang kayo ng 500 pesos para daw sa maintenance ng beach kapag nag-prenup kayo. So, unahin natin is yung permit. Paano ba kinukuha yung permit? So, yung permit na to, again, thank you Wawis. Kasi yung group ng Wawis, yun yung group ng mga ikakasal o mga kinasal na nagtutulungan and nagbibigay ng review para sa mga bagong ikakasal. Magkakaroon sila ng idea na ito yung mura, ito yung mahal, maganda to, hindi maganda. Yan, so first, nabasa ko nga siya sa Wawis kasi una kong hinanap is yung mga prenup na lugar na may lighthouse na walang bayad. So, ayan, sana nakikita nyo ako. Isa to sa mga nakita ko na pinakamalapit since sa San Pedro ako nakatira. Actually, yung gusto namin is yung sa may Apo Reef. Ilalagay ko dito yung card. Doon kasi nag-propose yung fiancé ko. And looking forward sana kami na doon gagawin yung prenup. Kaso masyadong magiging mahal yung gastos, yung pamasahe, yung sasagutin mo lahat, syempre, di ba? And then, ito yung naging nakita namin na pinakamalapit kasi yung sumunod niya is sa Aurora. So, ayun nga, paano ba kumuha ng permit? Ang dami ko sinabi. Pagkukuha ka ng permit para makapag-picture dun sa lighthouse, papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng lighthouse saka yung mga some behind the scenes nung ano namin, nung prenup namin. Para makita nyo na din yung photographer namin, yung kinuha naming PND na kung gusto nyo, pwede nyo din silang kunin. So, ayun. Pumunta kami sa, tinawagan muna namin or tinext muna namin yung Coast Guard number. And then, mag-send kayo sa kanila ng email. So, ilalagay ko yung sa kabilang screen, yung number ng Coast Guard. So, pag nakuha nyo na yung number ng Coast Guard, sasabihin nila sa'yo, ibibigay nila kayo dun sa mga tamang tao na pwede kausapin nyo. And then, pag nakausap nila kayo, bibigyan nila kayo ng email address kung saan isi-send nyo yung request na gagamitin nyo or gagamitin nyo as a prenup venue yung Malabrigo Lighthouse. Kasi Malabrigo Lighthouse, actually, kung hindi ako nagkakamali, pinaprocess na siya as maging UNESCO. UNESCO World Heritage Spot. Hindi ako sure, pero nabasa ko lang. Research na lang din. Kaya iniingatan na siya. So, ayun. Pag nakausap nyo na yung tamang tao sa Coast Guard, si Ate Tani ba yun? Or Terry? Yun. Bibigyan niya kayo uli. Yun. Bibigyan niya kayo ng email address. Tapos yung email address na yun, yun yung i-email nyo para isend yung request na gagamitin nyo as prenup shoot yung lugar. Ilalagay nyo doon kung kailan at anong oras. So, ang ginawa ko, umaga hanggang hapon. So, pag nasend nyo na yung email, magre-reply sila pero hindi nyo ipiprint yung reply nila. So, ito yung catch. Pag nakapag-email ka na, tapos follow up mo, sasabihin kasi na, ma'am, tawag po kayo bukas kung napirmahan na nung parang captain nila, yung mga mataas nila. Sir Raul ata yun. So, thank you Sir Raul for allowing us. Yun. Ilalagay ko na lang yung pangalan niya. Hindi ko na rin kasi masyadong maalala. So, kapag nalagay niyo na yung, or nasend niyo na yung email, tatawag kayo ulit sa kanila para i-follow up. Ngayon, pag sinabi na nila sa inyo na ready na, okay na, kukunin nyo na siya. So, saan nyo siya kukunin? Kukunin nyo siya sa Batangas Port. Kasi nandun yung Coast Guard office. So, ang kumuha nun is yung fiancé ko. Kinuha niya yun dun. Pumunta siya sa Coast Guard office.
And then, bigyan niyo siya ng authorization kasi ako yung nag-send ng email. Nakapangalan sa akin yung email, yung letter. And then, kapag ibang tao yung kukuha, kailangan ng authorization and reason bakit hindi mo kukuha and bakit siya. So, pagdating niya doon, saglit lang naman. Yun yung sa Batangas Port, yung may mga barko-barko papuntang Mindoro, mga ganun. Nandun lang yun. Tapos, pagkakuha niyo, ibibigay naman sa inyo. Tapos, itatago niyo lang yung permit. Para pagdating niyo dito, pag mag-start na yung prenup niyo, is ipapakita niyo yun kapag nandun kayo. So, ayun. Itutuloy ko to mamaya para ipakita ko din yung ibang behind the scenes. Tapos, sabihin ko yung thoughts ko kung nagustuhan ko ba yung place. Kasi nga, unang-una guys, parang wala kang binayaran dito. Hindi katulad ng ibang mga prenup na may talagang may mga scenery, na may beaches, may bayad talaga yun, yung mga stilts, may bayad siya. Pero here, wala. Tapos, ang maganda pa kasi niyan, di ba? Ang ginawa ko is nag... Since birthday ko, last Saturday ngayon, last Thursday, nung nag-birthday ako noon, hindi na ako masyadong naghanda. And then, since sagot din naman namin yung mga photographer, sinama na namin sila sa isang van, sinama ko na din yung family ko. Tapos parang naging small reunion na namin, yung family namin, na makapag-get together. So ayun, so eto na siya. So hi guys, medyo last part na kami ng prenup na to, and this is my look. Yan, vintage tayo dun sa Parola kasi medyo iniba namin para hindi masyadong pababa. Kaya, so eto na, akit na kami. So good luck, sana hindi mahulas. So ayan, see you later. Ayan guys, nandito na kami sa Parola. So ayan na siya. Unti na lang. So, pahinga unti, antayin lang natin yung mga photographers. Nauna kasi kami. So ayan na. Nandito na tayo sa taas ng Malbrigo Lighthouse. So, ayan. Kumakapit pa naman yung video ko. So, ayan. In a minute or two, mag-start na kami ulit mag-shoot. So, balikan ko na lang kayo. So, ayan. Sobrang lakas ng hangin. Kasi diba may bagyo ngayon. So, ayan. I'm back. Hindi ko na nabigay yung mga thoughts ko. So, kung napapansin nyo, medyo may pa-fair lights tayo. Ginamit kasi namin yan yung nung prenup. So, ito na. Hindi ko kasi natapos yung vlog kasi 6:30 na kami natapos sa prenup. As in, ang dilim na talaga dun sa Batangas or dun sa Malabrigo Lighthouse. So, ito na talaga. Sabihin ko na.
So guys, kung doon kayo magpiprenup, siguro ang sasabihin ko lang is mas maganda kung yung makukuha nyong resort is malapit doon sa lighthouse. And may dala kayong food. And may mga assistants kayo. Bukod doon sa makeup artist and doon sa mga photographer. Kasi good thing kasama si mama kasi sobrang ang hirap pag hindi kasama si mama at si tita kasi ina-assist nila ako sa pagbibihis kasi sabi ko sa inyo simula nung nag-start so dumating yung makeup artist is usapan kasi namin is 12:30 so 12:30 siya nakarating knowing na medyo mahirap yung way papunta doon which is hindi rin namin na-anticipate na ganun pala yung way so sobrang zigzag. Thankful lang siguro kami kasi kung medyo malakas yung ulan talagang sobrang prone nung mga roads sa soil erosion tapos malalaglag lang yung mga batong malalaki na gawa ata sa adobe tapos after nun parang ang taas ng accident rate doon pwede doon sa lugar pero luckily, siguro kaloob din ni Lord na maging okay ang lahat. So, okay na okay. Nung nagsimula akong make-upan, 1 p.m. yung mga past 1. Nag-start akong make-upan. Tapos, after ko make-upan, nag-start kaming mag-shoot. Yun. Maraming salamat kay Merrily Kate, kay Lakate na nagbigay sa akin ng behind the scenes. Kasi, hindi ko na talagang kayang i-vlog yun. Kasi, sobrang sunod-sunod nga talaga yung nangyari. Kung gusto niyo ng sunset, siguro mas maganda na red kaysa lights kasi hindi naman namin in-expect na yung lights o yung matapos kami dun sa lighthouse kasi initially ang plan kasi namin is matapos kami sa beach ng sunset kaso wala kasing sunset na mangyayari dun sa beach kasi hindi ko alam siguro dahil ito yung part ng taon na hindi ganun kaganda dahil nga bagyuhan. So, ang sabi sa amin doon, mas maganda daw mag-prenup ng April or May kasi nga sobrang ganda nung araw talagang pababa siya, kitang-kita siya. Pero okay naman, abutan namin yung sunset nung pababa nung araw nung nandun kami sa taas ng lighthouse. So, kapag naman na ano, i-share ko din sa inyo guys kung ano yung final outcome and results nung naging prenup. So, overall, nag-start kami ng 1, natapos kami ng 6:30. So, kung papansin nyo doon sa mga behind the scenes, medyo nakatingin sila sa taas, doon sa may lighthouse. Kasi nga, medyo delikado na din. So, ayun, kailangan nyo ding mag-ingat pag nandun kayo. Kasi matanda na talaga yung lugar. Spanish era pa siya. Una ko ito kaya upload behind the scenes para dun sa mga gustong mag-prenup, habol ng prenup, change of mind na gustong mura, budgetarian lang. Ayun, eto, pwedeng-pwede to sa inyo kasi ang nagastos namin is around 9,000 lang. Yung 5,000 is yung transfer, yung van na nakuha namin simula San Pedro, Laguna. Umalis pala kami ng San Pedro, specifically sa Barangay Langkam is 5:30 a.m. na kami nakaalis dun. Nakarating kami mismo dun sa place, sa resort is past 9 a.m. So around, ilan yun? 3.5 hours yung biyahe kasi nga medyo nga delikado. Sobrang sigsag siya. And para siyang, parang pumunta ng baler. Yun, parang pumunta ng baler. So, yung mga entrance and cottage. Yung cottage, patak-patak kami nung family namin. Talagang hati-hati kami. And then, yung entrance is 50 pesos. Tapos, 500 pesos na bayad dun sa prenup para sa venue na resort. Yung gown is 900 pesos rent. Yung mga sinuot pala naming mga damit sa prenup na to is yung mga nasa wardrobe lang namin. Ayun. Ang nirent lang talaga namin is yung long trail and then yung long sleeves. Yun yung sinuot niya nung graduation niya. So, sinadya talaga namin mag-diet para hindi na kami bumili ng mga bagong damit. As in, nag-rent lang kami para talagang mura and tipid yung mga magagastos namin. Tapos, sa food, nagbigay ako ng pera kailangan mga around 700 para sa additional food kasi yung ginawa nga namin since parang mini-reunion na rin siya and then at tagal na din kasi nitong pinilano. Kung ano yung ulam ng lunch,
yun yung dinala dun. Tapos bumili lang ako ng pandesal. 100 pesos lang yun. Ayun lang. Tapos yung 1.5 na bayad na transport fee o travel fee ba yun sa makeup artist. Kasi yung makeup artist kasama na sa package na yung prenup. So ayun, ox na ox. Sobrang hands-on ni Miss Micah. So kung yun nga, kung gusto niya nga, kung gusto niyo na i-check yung page na ilalagay ko sa baba. So ayun guys, sana nakaabot kayo sa part na to. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and like nyo na yun. And share nyo na dun sa mga friends nyo na alam nyo magpiprenup ng gustong makatipid yung hashtag budgetarian. So end ko na tong video na to. I hope may natutunan kayo, nag-enjoy kayo kasi kami buong family namin nag-enjoy kami. Thank you for watching. Bye-bye.